Thank you. So yun nga guys, free ako today. Free ako today. Kasi, kailangan kong Monday na yun. So, kailangan kong mag-follow up ng mga trabaho. So, mag-i-stay lang ako dun sa Airbnb kung saan ako lilipat mamaya. And then, tomorrow, whole day din akong free. So, makakapag-edit ako ng mga video na dapat kong i-edit. And then, may schedule ako ng sunset cruise ship by tomorrow night. So, yun yung reason kung bakit nag-Airbnb ako, guys. Para makamura ako sa hotel para ma-experience ko yung ano, ma-experience ko yung cruise ship. Wait na kayo, sinarin camera ko, guys. Ayan, ma-experience ko yung sunset cruise ship. Kaya nag-adjust ako sa budget sa hotel. So, nag-Airbnb tayo hanggang sa maka-check out, hanggang sa maka-alis tayo dito sa Saba. So, and then, wala naman masyadong ganap ngayon kasi Monday nga. Kasi nga, may kailangan akong mga i-follow up na gagawin sa trabaho ko. So, magpo-focus muna ako doon kasi baka masisante na ako ng boss ko na sa ganitong bagay ako nagpo-focus. Alam niyo naman guys na parang sinasabay ko lang siya. Since bumubiyahe ako sa iba't ibang lugar, so nag-decide akong isabay yon yung ganitong klaseng ano. Yung ganitong klaseng pagbablog. So, bago ako maligwak ng mga boss ko, eh, gagawin ko muna yung trabaho ko. So, kita-kita tayo dun sa next, next destination ko, guys. Bye! So, yun nga, guys. Papunta na tayo dun sa Airbnb na binok natin. So, hindi naman siya ganun kalayo. Kaya, mabilis na mabilis lang yung biyahe. Tsaka wala namang ganang wala namang ganang traffic here in Saba. So, on the way na tayo dun, guys. Hi! So, siya mabuksan, guys. Guys, paano ba ito? Ayun nga, guys. So, ayan. Ito yung ibang bongga. Tapos, 2-bedroom. Bongga ng kitchen nila, guys. Uy! And then, it's cheaper than the hotels. So, ang bongga. Dahil 2-bedroom siya. Ayan. And then, oh, di ba guys? Oh, kabog. So, sa mga family na gustong mag-outing dito sa, mag-vacation dito sa Saba, ayan. PM niyo ako kung anong place to. Ayan, and then, di ba? May balcony pa. So, tingnan natin ang view sa balcon. Oh. Ayan, ang ganda ng view. Ayan, so, golf course ang view natin. Ayan. Oh, di ba, guys? Ang bongga. Napakamura lang. And then, 2-bedroom. Kung may mga kasama kayo or anak na pagpumunta rito, ayan, 2-bedroom unit siya, guys. So, kompleto gamit siya, may washing machine, kaya makakapaglaba ko mamaya. And then fridge, kung mamamalengki kayo para mas tipid sa pagkain, hindi laging restaurant. And then, pwede kang magluto, of course. Ayan. And then, may oven. Di ko sure kung oven na microwave to, but I think it's oven. And then, ayan guys, may kompleto na rin siya. Oh, nag-prepare sila ng at least pampalasa, mantika, toyo, ganun. Salt and pepper, and then, dito yung mga kaldero. And then, knife. And then, kompleto naman siya ng ano, gamit sa
pagkain, and then this is the plate. So, kumpletong-kumpleto siya, guys. So, take a look. So yun nga guys, nakapag-check-in at tayo dun. Kasi mas mura yun kesa sa mga hotel. So, ngayon pupunta ako sa wet market para mamalengke ng mga kakainin ko for 3 days na stay ko pa dito sa Saba. So, ayun, nagpasundo ako dun sa motor and then mamamalengke tayo para may laman yung fridge ko. And then, yung cruise ship na sunset cruise ship ko na supposed to be bukas, eh ang nangyari is tinawagan nila ako na i-move nila today kasi bukas daw is medyo masama yung panahon. So move tayo ng ano, inaccept ko naman na dahil sabi ko nga is free ako today, supposed to be free ako today. Kaya okay na rin na pinamove ko ngayon. So bukas na lang ako na maraming gagawin. Okay lang naman. So yun nga guys, papunta tayong palengke ngayon. Kita-kita tayo mamaya. Kasi, tawag nito, nasa kalsada na kami at medyo mahangin nga. Ayan, natakpan ko tuloy yung camera ko. Saka mahangin nga. So, mamalengke lang ako ng mga dapat kong kainin para tipid na tipid ako sa pagkain. At saka ako rin magluluto na sarili kong pagkain. So, kompleto naman dun sa i-rent ko na Airbnb. May rice cooker, may hot water, at saka may fridge. Saka kitchen. Parating na tayo dito sa palengke. Ayan, mamamalengke tayo ng kakainin natin para sa 3 araw. So, ito yung wet market from fish. O, yun guys. O, murang-mura lang yan dito. Ayan, may isda dito. So, ito yung fish market na mas na malapit dun sa saan ako nag-rent. So, guys, o, ayan na naman. This one, ito ang paborito ko sa lahat. Oh, hindi ko alam kung anong tawag sa atin yan. Ito gusto kong maggalunggong. Parang ito parang galunggong to eh. Ayan. So, buhay na buhay pa to, guys. Pwede. Tawad mo na yun, guhit. May dagdag isa. Yeah, thank you. Ayan. So, may dagdag pa tayong isang piraso. Lima ko ilang kilo, kilo? Isang kilo lang din. Ilang piraso isang kilo? Anim. O, diba, guys, ang mura ng ano dito, seafoods dito. Tapos yung babae, ha? So, ito na lahat ng pinamili ko, guys. Nagkakahalaga siya lahat-lahat ng 78 ringgit. So, yun, guys. Nakabili ako ng isang kilong malalaking hipon, isang kilong alimango, isang kilong malalaki na shell, isang isda, at saka isang tumpok na puset. So, lahat yon nagkakahalaga lang ng 78 ringgit. So, napakamura talaga, guys. And then, I think, pagkain ko na yon for 3 araw. Mamaya, bibili lang ako ng, papunta ako, bibili ako ng kanin at saka konting gulay.
So, pinamalengke ko na lahat ngayon kasi nga bukas, wala akong lakad. So, gagawin ko lahat ng dapat kong gawin sa trabaho at saka sa pag-i-edit ng video. And then, ang mangyayari, yung cruise ship nga, na sunset cruise ship na dapat supposed to be bukas ng hapon, ngayon na nila, ano, ngayon na nila in-schedule gawa ng mahangin daw bukas, masama yung panahon bukas. So, tinawagan na nga nila ako. So, gagawin na natin yun lahat ngayon para bukas, free na tayo, hindi na tayo lalabas. And then, mag-i-stay lang tayo dun sa house na nirent natin para magawa natin lahat ng dapat natin gawin. So, guys, hugasan ko lang yung mga pinabili ko. And then, yun nga sinabi ko, napakamura niya. Siya pumabot ng 100 ringgit. So, and, tagi isang kilo, guys, yan na. Tapos yung itong isda na to, more than isang kilo yan. So, ito na yung magiging pagkain ko for tatlong araw dito. So guys, nandito ako ngayon sa port side kasi nga na-move yung schedule ko ng sunset cruise. Supposed to be tomorrow yon, pero inadjust nga nila by today kasi nga sabi daw sa weather forecast by tomorrow eh masama yung panahon. So I think ayan yung sasakyan ko para sa sunset view. Pero unfortunately guys, yung weather hindi nakikisama. Ayan, cloudy siya. At napipintong baka umulan. Ikot-ikot lang tayo dito guys. Ayan, lumilipad na naman ang aking mga pangarap. Can you imagine guys, kahit dito ka sa Sabah, Malaysia, may mga yate. So, like in nung nagstay ako ng Singapore, maraming nakapark doon na kung Jesus na mga yate talaga. So, na-enjoy ko talaga siya. Tapos, ito yung sinasabi kong hotel, guys. Station port ng cruise ship na in-avail ko. Ito yung company na in-avail ko, na pinag-availan ko ng sunset cruise ship. Ayan. So, ito yung package ko. Ay, hindi, ito pala. Ito yung package ko, sunset dinner ko. So, may kasama ng dinner yon, yung $100 plus na in-avail ko. So, 2 hours ako magpo-cruise. But for now, guys, wait pa natin yung advice ng mga crew kung matutuloy nga yung biyahe natin kasi masama yung panahon. So, stop ko muna yung video dito, guys. See you to my next vlog. Bye!